Good day mga ka-kitchen! Welcome back to Kitchen Time with Anna. And today, gagawa tayo nitong napakasarap na lychee buko salad. Let's start! So una, sa isang pot, maglagay lang kayo ng 3 cups of water at tunawin dito ang 1 sachet ng jelly powder na lychee flavor. Kapag ito'y natunaw na, buksan na ang apoy at hintayin lang itong kumulo. Hindi ko na rin ito lalagyan pa ng asukal kasi nga magiging matamis naman ang iyong kabuuan ng ating dessert. Pero kung gusto nyo na magkaroon ng konting tamis, pwede naman kayong maglagay ng konting sugar dito. Kapag ito'y kumulo na nga, isalin na ito kaagad sa inyong napiling container. Hayaan lang natin itong mag-solidify at lumamig. Kapag nangyari na nga iyon, ay hiwain na natin to into cubes. Afterwards, i-transfer na ito sa inyong mixing bowl. Ngayon, pwede na natin idagdag ang lychee. Hindi ako makahanap ng fresh one, kaya itong nakadelata yung ating gagamitin. Pero kung makakita kayo ng fresh, I suggest na yun yung inyong gamitin kasi mas nangingibabaw yung kanyang natural flavor. Tapos, hindi na rin natin isasama yung kanyang syrup dahil magtutubig ito at magiging masyado ng matamis. So ito, hinahati ko lang siya sa dalawa para hindi maging sobrang laki. Susunod nating ilalagay naman ay ang nata de coco. It will add a different texture sa kabuuan ng ating dessert. At next ay ang fresh na grated young coconut or yung buko na pang salad. To make it creamy, lalagyan din natin ito ng Nestle cream or all-purpose cream at condensed milk. So hindi ko inuubos yung laman nitong isang buong lata. Magtitira ako ng around 1/4. Because for me, it will become too sweet. But of course, you can taste test. At kung sa palagay nyo ay that gusto nyo ubusin yung laman ng 300 ml na condensed milk, you may do so. Now, the only thing we need to do is paghalu-haluin na ang lahat ng ating ingredients. Afterwards, mas masarap tong kainin kapag malamig at saka medyo naninigas-nigas yung kanyang cream. Kaya ilalagay muna natin ito sa ref. So after 3 hours, pwedeng-pwede nyo na itong iserve mga kitchen. At dahil malapit na ang Pasko at bagong taon, baka nag-iisip na kayo kung anong dessert ang pwede nyong gawin during those season. Perfect na perfect po ito mga kitchen. Or in any occasion, bagay na bagay din ito. Kaya I hope matry nyo rin ang recipe na ito. Napakasarap niya talaga. Especially kung bias nyo ang mga medyo florally flavor tulad ng lychee, magugustuhan nyo po ito talaga. And so, kung nagustuhan nyo nga itong shinare kong recipe sa inyo ngayon, please don't forget to hit the like button, subscribe to my channel if you're new here, and don't forget to hit the notification bell para lagi kayo updated sa mga bago ko pang uploads. Thank you so much mga kitchen! See you next time!